Hello po, magandang araw po sa ating lahat. Ngayong araw na ito ay ipapakita ko po sa inyo ang pagluluto ng garlic shrimp. At ito na po ang ating mga ingredients na gagamitin. Unang-una, gagamit po tayo nitong shrimp na malalaki. Tapos gagamit din po tayo ng bawang at saka konting sibuyas para pampabango lang po yan. Gagamit po ako ng annatto powder. Gagamit din po tayo ng seasoning, tsaka itong mantika. Ngayon po ay sisimula na po natin siyang lutuin. Magpapainit po tayo ng mantika para gigisahin ko po muna itong ating shrimp. Tapos halu-haluin natin ng konti para pantay po yung kulay niya. Yan, medyo nag-orange na po yung kulay ng ating shrimp. Malalaman nyo po pag fresh ang shrimp. Kasi madali lang siyang balatan. Yung annatto powder po pala, pampatingkad po siya ng kulay ng ating shrimp. Makikita nyo po mamaya kapag nailagay ko na po dito sa ating shrimp. Talagang gaganda yung kulay niya. Ngayon po ay hahanguin ko po muna tong ating shrimp. Para maigisa ko na po yung sibuyas saka bawang. Yung mga sangkap natin na iba. Kailangan pa po natin igisa yun. Kaya tatanggalin ko po muna tong ating shrimp. Hihinaan po muna natin ang apoy. Tapos
pwede na nating igisa itong ating bawang. Hindi ko na po tinanggal yung mantika na nilagay ko. Kasi okay pa naman po yun. Tsaka hindi naman siya nagtutubig yung ating shrimp. So, pwede na dito na lang igisa yung ating bawang. Hintayin po muna natin na medyo mag golden brown itong ating bawang. Yan, medyo nag golden brown na po ang ating bawang. Pwede na nating isunod itong ating sibuyas. Tapos maglalagay na po ako nitong aswerte powder. Yan, konti lang po para hindi siya papait. Tapos pahihinaan natin yung apoy. At pagkatapos niyan ay pwede na nating ibalik itong ating shrimp dyan sa ating kawali. Ngayon po ay maglalagay na po tayo ng seasoning. Yan. Sobrang ganda na po ng kulay ng ating shrimp. Hintayin na lang po natin na medyo maluto po itong ating shrimp. Hintayin pa po natin ng mga 1 minute bago natin siya hanguin para sigurado po tayo na luto na yung ating shrimp. Haluin natin ng konti para pantay po yung pagkaluto. Yan, luto na po yung ating garlic shrimp. So, ito turn off ko na po yung ating stove, tapos hahanguin ko na po siya. Ito na po ang ating finished product ng garlic shrimp na niluto ko. Sana po ay magustuhan nyo itong recipe nito at subukan po ninyo. Maraming salamat po sa inyong panonood. Ito po ang inyong Ate Mayang na nagsasabing, mabuhay!